simula noon, ano pa, oh, donation, blessing noon. Ngayon, nasinalo tayo ng isang corporation, ang tawag na doon sa amin, contribution and profit sharing. Bakit ba mayro kayong mga pay out sa YouTube tagger? Ay, naku talaga. Kaya nga eh. Diba? Oh, okay lang ito isa nakiusap sa atin. Teka lang, sana ba yung basahin ko nga yan. So, good morning, Sir Bong. Ask lang ko, kahit may YouTube channel ako, sana yun. Kahit may YouTube channel ka na, okay pa rin ba ma-share ko minsan video mo from Jack Radio? Dami kasi ang nagtatanong. Asa ko ng permission mo para okay talaga Ruth and Tom Philippine Adventures channel ako. Thank you, happy Sabbath. If hindi na po pwede, okay lang din. Nag-reply ako, sabi ko, okay lang yung walang problema. Basta wag lang ibahin yung caption. Ganun lang para magkaintindihan tayo. Sir Bong Kagapi, ask ko lang if okay lang po ba na i-upload ko yung video nyo po sa YouTube channel ko. Ormok Viners po pala ang YouTube channel ko. Wala po akong masamang intention sa aking pag-upload ng videos mo dito sa Jack Radio Online. Gusto ko lang din po ipamahagi ang mga magagandang update sa Kapa. Member din po ako ng Kapa Tacloban Brand. Salamat. God bless more power. Basta Erwin Neil Erwin Berson. Huwag nyo na ibahin yung caption. Kasi maraming members pa rin na nagiging negative dahil sa influence ng mga negative na hindi members na naging detractors na. Oh, na hindi pa rin buo yung kanilang tiwala o paniniwala sa Kapa Worldwide Ministry na siyang sinalo nga po ng corporation. Maraming thank you sa corporations na yun na tumulong ho para tayo ay makabalik sa operation po natin while yung dating ministry natin ay mayroon pang pending case doon sa DOJ na hantayin nyo lamang yung dagdag na updates po nyo. Okay, next week, meron pa pong next week ba yan? Yung date. Teka lang kung next week na ba yan? Next week na ba 17 natan? Hindi pa no? Next week pa no? Yung inaasahan natin yung resolution na mailalabas po doon mga kapamilya. Basta pinaka-latest po doon ay umatras na yung tatlong testigo, yung dalawa personal na naghain ng kanilang affidavit of desistance doon sa DOJ panel of prosecutors, yun yung isa, ipinadala lamang yung kanyang affidavit of desistance. Ibig sabihin yung pag-atras niya, pinanumpaan niya sa probinsya, hindi personal na ipinarating o iniabot or pinanumpaan doon sa DOJ panel of prosecutors. O, yaan na lang muna natin kung ano magiging resulta po noon. Basta yung bagong corporations ngayon na sumalo kay Kapa, yun yung magtutulong sa atin na tayo ay bumalik. Kung kaya't mayroon na tayong period or time frame para makarecover. Kasi nga po, di ba, yung mga nagmamadali dyan, sana maintindihan nun ninyo na yung pera ng Kapa Ministry inaka-freeze, di ba? Dahil doon sa pending case sa korte. So, naka-freeze po yung lahat ng account. Kung kaya, kinakailangan muna natin ng recovery. So, yung time frame na yan, ay ginagawa na ho natin ng paraan para ho mas mapabilis mga kapamilya na maibalik yung lahat ng mga previous donations ninyo and blessings para ho sa inyo. So, kung makuha nyo na po yon, sa inyo na po yun na pera ninyo. Bahala kayo kung magpa-member pa kayo sa bagong system o hindi. Ganun lang kasimple yun. Yung time frame na yan, sinusubukan ho ng legal team natin, ng management, na in a short period of time, maibabalik na po yan lahat. Ang sabi natin sa mga members, sa orientation ko, Jonathan, na dagdagan pa yung dasal na ninyo na ma-unfreeze na po yung mga accounts natin para yung Christmas natin happy na hulahan. Ano lang, palapit na yung Pasko, 101 days na lang, Jonathan eh. Kunting hintay-hintay lamang. Basta yung from May 7 hanggang May 8
Hanggang June 7, doon na kayo sa bagong system. Na kung anong petsa kayo, halimbawa, May 17, punta kayo October 17 para mag-update kayo sa mga brands natin sa bagong system. Isang transaction lang para sunod, hindi na kayo pabalik-balik kasi easy transactions na po tayo na hindi kayo pipila ng halos buong araw, halos buong panahon ninyo, dyan na lang. Kaya ginawa natin ng paraan po yon na iiwas yung mahabang pila. Ganun lang. Kasi gusto namin magiging happy yung inyong Paskong darating. O, ganun lang kasimple, kapamilya. Yung mga nasa malayong lugar, mga OFW, nang daming mga nag-inquire sa atin, nagtatanong kanina, dahil wala silang makontak, kalimbawa sa branso nila, kung saan ho sila nagpa-member noon, pwede naman through SPA po yon na gagawin po ninyo. Kung sinong contact nyo dito, kung sinong member, tumulong sa inyo noon na maging member po kayo. Importante po dyan yung special power of attorney. Kahit saan naman transactions, di ba? Special power of attorney at saka yung form niya or yung ID niya. Yun na yung mahalaga ho doon, mga kapamilya. Kaya mga text muna tayo, 455. Entertain muna natin to. Good morning, Sir Bong. Kailan pwede mag-contribute sa bagong system from Pulo Mulok, South Cotabato? Maki-update lang, Sir, 455. Direkta ka na sa branch natin. Yung ibang brands kasi natin, nung Monday nag-open. Yung iba hindi pa handa, inaayos pa yung kanilang mga opisina. Sir Bong, makahilak good ko, makadungog ko sa imong boses, sir. Ang naghulog ng June 6, kanus makuha si Inday ni June 6. November 16 ba? Hala, nakalimutan ko. Wala kasi yung kopya ko dito, yung manual ko. Basta punta ka na lang ng October 6 doon sa branch mo kung saan ka para ma-update ka, ha. Huwag kang hilak-hilak, huwag kang maiyak-iyak o maging emotional. Dapat magiging happy na nga tayong lahat, eh. Kasi nga may Sinalo na tayo ng kumpanya na gustong-gusto tumulong po sa Kapa Worldwide Ministry Association. Kaya't nagiging Kapa Worldwide Ministry Association tayo dahil ang dami na po mga members po natin, more than 5 million members po tayo. Kung kaya't magiging function po lamang nitong Kapa ngayon, Kapa Ministry natin, Kapa Worldwide Ministry ay purely religious organization, purely devotional na lamang yung mga mangyayari at wala nang money transactions po dyan. So si corporation, nandiyan sasaluho. Lalo na yung pagbabalik ng mga pera ho ninyo, yung donations ho ninyo noon sa ating ministry. Yun ang dapat nating pasalamatan. And on the time frame again, huwag nyo masyadong isipin yun. Kami ang mag-una-una. Kami ang mag-isip nung paraan na yun para mas mapadali yung time frame na yun. Kami mag-isip nun. Mag-update lang kami sa inyo. Dahil halos walang tulog itong mga, alam niyo, mga board natin, mga officers natin. Halos walang tulog yan sila, lalo na si founder. Saka yung CEO natin, na talagang kayo yung iniisip para mabalik ko tayo, no, in normal. Saka huwag kayong mag-alala dun sa mga legalities na yon. Yung legal team natin na yung bahala, huwag nyo nang problemahin ho yun. Importante, makakabalik po tayo. Nakabalik na ho tayo. Saka yung kailangan nyo lamang intindihin is yung lumang account ho ninyo at sa bagong system. Ganun lang. Para hindi ko kayo madagdagan yung stress ninyo, problema ninyo. Sa pagmamadali, masyado na nating minamadali yon at ginagawa ng paraan po yon, mga kapamilya. Punting tiis na lang, natiis nga natin noon na akala natin talagang wala ng pag-asa sa effort ng ating legal team, at least, no? At sa tulong na rin ng corporation na sang sumaluho kay Kapa, at least magiging okay na yung lahat. At ipakiusap natin again sa mga members, huwag kayong masyadong mayabang. It's time na to for cleansing ng ating sarili. Paguhin mo na yung sarili, huwag magiging hambog. Mga away pa ng kapitbahay, Jonathan, Ible, sabi mo dati, hindi kami makabalik, kung ari mo, ari o. Kasi so, iba, mag-post pa sa social media, bantay mo, ha, mahuli namin kayo, nako, talaga, lalo na pag ako makita ko sa social media, nangangaway ka ng ano mo dyan, ha, na mga negative noon, mga detractors noon, tapos gagantihan mo, walang ganon.
hindi nila gagawin yon. Thank you.